Guys, for today's video, may dumating sa akin parcel ba to or envelope. Nakapangalan sa akin and then ang shipper ay si East West Bank. Parang card to. So hindi ko alam at talagang ano, upon shooting this video, dito ko palang malalaman kung ano to. Hindi naman to renewal ng card ko kasi 2027 pa yata mag-expire yung card ko. So, hindi ko talaga alam kung ano to. So, samahan niyo ako, pag-usapan natin kung ano laman nito, i-unpack natin. And sabay-sabay nating malaman kung ano ito, para saan to. Okay? So, tara, samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews on personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so ito na nga, galing siya sa East West Bank. Ito, shipper. Ayan, East West Bank yung shipper. Kita ba? Ayan. So, ito, buksan na natin kung ano to para malaman natin. Okay, uy, ito, walang iba. The mark of true accomplishment. Oh, wala naman kakaiba sa likod, wala din. So, buksan na natin yan. Hindi ko alam kung ano to, guys. Though, nila dalawang taon na rin nang nagbukas ako ng savings account kay East West. Tapos, hindi religiously yung pagde-deposit ko ng pera sa kanya. More on kapag may extra ako na funds, buko lang nang siya itatapon. Yung tipong, ano, tube, parang ganun ba? Ganun yung ginagawa ko every month. So, buksan natin to. Hoy, card. Card nga. Ooh, wow. So, this is an East West. Ay, ano to? A virtual card? Ay, hindi. Dalawa yung card. Dalawa. Okay. So, unahin muna natin to. Sala na si Pat Quinto. Okay. So, ayan o. Ito ay virtual card. East West Platinum Virtual Card. Tapos, card number, pangalan ko, and then yung CVC and expiry date. And nakalagay dito for electronic use only. Check natin to. Wala namang kakaiba. Wala. As in, wala. Mata mahita. Okay. East West Platinum. Binigyan nila ako ng ano? Platinum card. Ah, syaga. Oh my God. Check ko nga muna. Double check. Wow! Oh my gosh. Totoo ba to? Okay. Basahin ko. We are pleased to present your East West credit card. Wala namang kakaiba. Enjoy benefits, global acceptance, special perks, privilege, account management, ESTA, quick bills. Wala, walang kakaiba. So, ito siya. Para mapakita ko sa inyo kung may kakaiba ba. Wala. Hindi siya yung ano. Hindi siya yung benefit sheet netong platinum card. Sayang, no? Sana Visa. So, okay kasi ang Visa, lalo na pag ano, magta-travel. Siguro narinig nila yung ano ko, videos ko, yung mga previous videos ko. Uy, thank you East West kung narinig. Yan, East West credit card number. Yan, then credit limit. Papakita ko sa inyo, guys. Hindi ko alam kung anong coincidence dito, pero ipapakita ko sa inyo. Oh, kita nyo ba yan? 711,000 din. Bakit yung Maya ko 711, tapos ito 711 din? Galing ah. Tutuwa ako dito. Okay, so sabi dito, card is invalid unless activated. So, hindi muna natin siya i-activate. Ito pala yung ano, member's guide, yung mga perks or whatever ni Platinum Mastercard. So, ito, free lifetime membership. Oy, okay ito ah. For a Platinum card, it's a free lifetime membership. Nakalagay pa dito, free comprehensive travel, accident, and inconvenience insurance of up to 20 million. Uy, premium perks and Mastercard priceless experience. Parang wala naman. Mastercard concierge service, get 24/7 worldwide concierge service, free priority pass membership, take pleasure in the comfort and privacy of an exclusive airport lounge every time you travel with your priority pass membership. You can access more than 1,400 airport lounges worldwide regardless of the airline you are taking or the ticket class held. Oy, okay to. Free East West Platinum Mastercard Virtual Card. Oy, yun pala yun, yung kanina pinakita natin. And then Platinum Rewards, which is you earn 1 Platinum Reward Points for every 40 pesos you spend. Other card benefits. Uy, ito. Free supplementary card. Share your spending privilege with the loved ones. You can request up to 9 supplementary cards. Free supplementary cards has up to 9? Tama ba to? Ang galing. Usually, yung mga supplementary cards, may bayad talaga yan. Pero, meron naman din mga promotion yung mga credit card na libre. Isa, ganun. Pero ito, sabi niya, up to 9 supplementary cards. And then, with annual membership fees, waived perpetually. Yun, okay sa akin yan actually.
itong free supplementary cards. Billing and payment in Philippine peso, easy payment terms, merchant installment, balance transfers, convert to installment. Walang kakaiba. So, wala masyado. Very much appealing lang sa akin yung supplementary cards. Okay, so ito na ang East West Platinum card natin. Yan. Having a platinum card, wala naman din kakaiba dito eh. Parang konti lang yung features na pinagkaiba sa ibang cards. For example na lang guys, ha, yung Maya Platinum ko. No annual fee for life. And then, higher credit limit. And then, di ba, benefits na cashback daw. Pero kung i-compare mo, meron din naman mga cards na ganyan. Like, Freedom ni China Bank, or Wave ni Security Bank, or yung Life Plus, Life Plus ba yun, ni HSBC. Marami namang ganyan eh. Siguro na naiisip lang ng mga tao na kapag platinum card holder ka eh, yung status mo is on another level. Ganun siguro thinking ng karamihan. Kasi ako din guys, eto nung nakita ko, parang di ba, wow, ganun yung reaction ko. Kasi nga, binibigay itong mga platinum na to ng may matataas na credit limit. Yun lang siguro yung pinagkaiba nila. But in terms of features and etc., halos pare-parehas lang sila. Pero for me guys, plastic card lang to eh. And sabi ko nga, dagdag siya na hindi ko naman kailangan dagdag ng utang. Good to have dahil no annual fee. Pero yeah, there's nothing really to be happy that this is a platinum. Happy ako dahil may credit limit at pinagkatiwalaan ako. But kung hindi to platinum, kunyari no annual fee for life lang na basic cards, then masaya na rin ako. Tama nga yung sinabi nung ano, nila Daniel at saka ni Steve ng Zed nung nakausap ko sila. Sabi nila na if okay ang credit score mo or gumanda ang credit score mo, most banks, magpapaunahan yan, gugustuhin nilang bigyan ka ng credit card. Dahil mababa ang risk ng magde-default ka sa payment. When I say magde-default ka sa payment, yung tipong hindi mo na babayaran yung minimum amount mo for 3 consecutive months. So, pag nangyari yun, mako-close na yung account, ibig sabihin, defaulted na yung payment mo. And then, yun na yung time na wala na yung account mo kay East West na nasa collection agency na nila. To tell you guys the truth, sometime 2015-2016, na ano ko yung natanggal, hindi natanggal, oo, natanggal ako sa trabaho, na lay off yung kumpanya namin, which previously was IBM. Actually, hindi naman talaga ako dapat kasama, but I chose to be part of the employees na malilay off. Kasi, ano mo na, pera. Kasi kapag malilay off ka, meron kang separation fee. Eh, during that time, matagal na ako with IBM. So, malaki yung makukuha ko. Di nagpa-lay off ako, tapos, kala ko, okay na, laki ng pera ko. Wala akong trabaho, kapalit kagad, siguro after 6 months, medyo naubos na yung pera ko and nagbabayad pa ako ng 2 sasakyan noon plus mga credit card. So, kailangan kong ipag-juggle yon dahil lang source of income ko lang noon ay ang aking computer shop business. So, nagka-time na itong East West talaga, ginagawa ko 2 months na hindi ko nabayaran. Tapos yung ika-third month, kailangan mabayaran ko para hindi mawala sa East West collection. So, ganun yung nangyari sa akin before until dahan-dahan, napa-current ko yung mga accounts ko at buti naman walang na-default. Kasi pagdating ng billing end date ng third month at wala at hindi mo nabayaran ng isang buwan, eh well, madi-default ka na. Ibig sabihin nun, kailangan mo nang bayaran in full lahat tapos hindi na magiging active. Yung sasakyan naman, ibibill ka na rin in full tapos kung hindi mo bayaran, hahatakin na yung sasakyan. Ganun siya. So, kung isipin nyo lang, ganun ka-stressful yung naging experience ko handling my finances before. And nakakatuwa na na-rebuild ko yung credit score ko. Na ngayon, yun nga, minibigyan ako ng iba't ibang banks ng mga credit card at what. Guys, dito kay Isos, hindi ako nag-apply talaga. Kasi ngayon ko lang nakita to. Ang nakikita kong reason dito is may kakaiba sa credit score ko na nangyari. Pangalawa is dahil dahan-dahan nagsisave ako kay East West. Guys, medyo kalat yung pera ko. Sabi ko nga, don't put your eggs in one basket. So, kahit maliliit, naglalagay ako ng pera kay East West. And then, unexpectedly, meron nga nitong platinum card. So far, so good. Nakakatuwa na pinagkakatiwalaan ako ng mga banks ng ganito kalaking halaga. Hindi naman necessary to actually. Kahit mga 100,000, 50,000, okay naman ako dun eh. And then yun nga, no annual fee for life pa. So kahit hindi ko talaga siya gamitin, eh, may reserve money ako. Anyway, yan. Wala akong masabi. Speechless. Kala ko kung anong card lang. For our question of the day, ano bang mas
importante yung prestige ng meron kang platinum na ganyan or black cards yan versus sa mas magagandang benefits na card. At sa tingin nyo, bakit? And ano sa tingin nyo yung pinakagusto nyong benefit na makuha nyo sa isang credit card? Sulat nyo yan sa baba para sa chance yung manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay... Okay, shoutout kay at David Jagat in 4non1769, sabi niya, good evening idol. Salamat nandyan ka para magbigay lagi ng tips pagdating sa mga ganyang bagay. Sana next year debt-free na rin kami. Shoutout sa iyo, God bless. Ay, shoutout din po sa inyo at David Jagat in 4non1769. Pag-play po natin yan, yun po talaga yung goal ko and sana ma-achieve nyo rin po yan, yung maging debt-free. So, again, shoutout po sa inyo, David Jagat in 4non1769. Sana po lahat tayo mabawas-bawasan yung ating utang or ma-manage natin mabuti ang ating mga utang. So, I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me. Be subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again, guys, this is Pat Quinto. And you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!